Isang kakaibang isda ang nakita sa Isla Suerte sa Davao City. Kahit ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi pa matukoy kung anong uri ng isda ang napadpad sa lugar. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Pinagkaguluhan ng mga residente ng Isla Suerte, Barangay 76A, Davao City, ang isdang ito na ngayon pa lang nila nakita sa kanilang lugar. Ayon kay Nunito Andrade, nakita niya ang isda sa Dalampasigan kahapon. Posibleng natangaylan daw ng alon ang isda at napadpad sa kanilang lugar. Ako unang nakakita noon kasi nagbablog ako doon sa may White Sand. Nung nakita ko naglutang-lutang, nung una talaga akala ko kahoy. Yun, doon. May bandang White Sand. Nung nilapitan ko, nang nakita ko yung mukha niya, natatakot ako kasi ibang nilalang na to. E siyempre natatakot. Kinakabahan pa nga ako ngayon eh. Yung mga tauhan nga nagsing takbuhan. Kasi talagang pangit yung mukha niya, malaki. Papanain nga sana sa mangingisda eh. Ibibinta daw nila sa tirsos tempura. Grabe, nakakatakot talaga. Kaya yung kasama ko tumawag sa EBS GME5. Hindi pa sana kami uuwi. Ito, uuwi na lang. Baka may kasama pa yung iba. Kakainin kami. Pwede ba i-shoutout ko yung kasama kong vlogger na mag-i-edit sa videong ito? I-shoutout ko yung YouTube channel ng kaibigan ko, Gilbert Tagsip Official, at saka yung Facebook page niya, Gilbert Tagsip Official din. Sana ma-subscribe niyo siya sa kanyang YouTube channel. At yun lang, maraming salamat sa interview. At pwede ba makainom ng tubig? Nauho ako sa takot. Matulis ang bibig ng isda at hugis at sulok ang ulo. Pahaba naman ang katawan na katulad sa eel pero patulis din sa dulo. May sugat raw ito sa ulo at gumagalaw pa nang makita pero namatay rin kalaunan. Ipinagbigay alam ito agad sa opisyal ng kanilang barangay para ma-report sa kinauukulan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4-11, hindi pa rin daw matiyak ang uri ng islang napadpad sa lugar. Susuriin muna raw nila ito. Sheila Vergara Rubio, nagbabalita, Pilipinas.